guys, kamusta? So it's November 15. Grabe, konting kembot na lang Pasko na. Anyway, ilang weeks na rin or ilang months na rin yata akong hindi nakakapag-garden tour. So hindi naman malaki yung changes na ginagawa ko. Actually, ngayon lang din ako ulit nung kailan ba ako nagkalikot sa garden. Parang nung Sunday yata. So ang tagal, ang sakit tuloy na katawan ko hanggang ngayon. Parang nanibago ko. Parang simula kasi nag-school si Rafa, hindi ako nagkikilos ng sobrang babibigat dito. Nung isang araw lang ulit, kaya parang hanggang ngayon sakit ng katawan ko. Anyway, marami-rami na rin naman ang nagpapa-update sa garden kung anong ganap. Diba Rafa? Say hi! Absent si Rafa today. Puyat kasi. Ano yan? Dito mo nakakainin yung ano mo? Yung baon? Ha? Dito na to. Tulala pa. 9:30 ang pasok niya. 9:30 kami nagising. Kasi ang sama din ang pakiramdam ko. Ilang gabi na rin akong... Alam mo yung maaga naman umakit. Pero may panaginip ka, pero hindi ka makatulog. Anyway, punta na nga tayo sa garden. Pasensya na sa ingay, ha? May pinapagawa na naman ang mga umaasensong kapitbahay. So, ayan. As mga ganit pa rin, tapos pakita ko rin yung mga new plant. May ilang bagong plant ako eh. So, i-share ko na din. Liga. Ayan, si Sedi. Na-miss niya rin daw mag-vlog. So, sasali siya. No, bebe ko? Masaya si Sedi kasi nandito kami, no, Bem? So, syempre, itong shelves, ganun pa rin naman. Ito yung bagong plant ko. Meron akong bagong bili na. Philodendron Neon Heartleaf. Meron akong ganito dati, pero pinamigay ko yata. So, ano to? 2 pots to na pinagsama ko sa isang 8.5 inches. Yan, ang ganda-ganda. Nakaka-alive siya ng shelf. Tapos, ayun yung Brazil ko. Munti ko nang ibenta. Pero, kasi ang tagal na niyan sa akin. Yun nga lang yung variegation niya. Medyo lumamlam na. Medyo... Ewan ko ba, hindi ko sure kung baka kasi napunta, nalagay ko siya sa medyo madilim na part ng shelf. Yan. Itong mga bago. Ang ginagawa ko, nagka-cut na lang ako, tapos pinapamigay ko yung cuttings pagka ganyan. Then, eto yung inayos ko, etong part na to. Yan. Kasi before, etong stand ng, or base ng parasol, nakausog dito. So, naisip ko parang masikip siya tingnan. Kaya, binalik ko sa original na ayos. Kaya, meron ako dito ang bagong fire stick. Medyo bitin nga yung size nito eh. Pero marami siyang usbong. So, pinatong ko lang siya dyan. So, inusog namin to ni husband. Kasi hindi ko na kaya itong mag-isa. So, ayan. Tapos, eto. Yung bago-bago ko lang to na stricta. Ang dami niyang usbong. Hindi pa nga yan nakarepat, nakapatong lang yan. Eto, bago rin to na variegated lace. Yan, kaya binibenta ko yung maliliit ko na antagal ko ng alaga. Kasi hindi ko rin alam saan ipwesto, laging paligaw-ligaw. Kaya eto yung nilagay ko, eto yung pinalit ko. Yan, tas eto, magbago-bago rin to, pero galing na to doon sa part na yon. Dyan na siya galing. So dito siya, si para magmukha lang mas lush dito. Yan ang aking nilagay, Cinerifolia. Ginawa ko doon sa, di ba mayroon akong malaking green na agave. Medyo tinago ko siya doon para yung view niya pa doon. Kasi nung nandito siya, nadidiliman na ako. So, eto yung tinaas ko. Etong agave na to na hindi ko alam anong ID. Yan. Ang ganda-ganda kasi ng color nito. So, yung kasi parang madilim tingnan. Kaya ginawa ko, siya muna yung tinago ko. Eto muna dito sa harap. Then, binalik ko tong Cinerifolia. Inakit ko na to sa taas. Nung bagong bili ko to, hanggang dyan lang yan. Parang half the size lang niya siya. Tapos lagi siyang walang dahon nung nandito siya sa shaded. Nung nilipat ko yan dito, dumami yung dahon. Pero, nag-ano siya. Ayan yung nag-curl-curl. Parang nasunog. Ayun o. Nag-curl-curl siya na ganyan. So, ang ginawa ko, inalis ko lahat yung dahon na pwede. Nagtira ko ng konti. So, naging mas minimalist siya. Minimalist lang naman siya dati. Tapos nag-dark green siya. Anyway. Hanggang ngayon, hindi pa yan nakarepat. Parang mag-one year na yung ganyan. Hindi ko pa siya nire-repat kasi nga, lagi ko siya nililipat-lipat. Then, dito sa part na to, eto yung mga plants na nasold na. Eto, hindi pa. Dito ko lang nilagay. So, eto, ang daming kumakaway dito kay Madagascar. Ang daming gustong bumili. But sorry po kasi ang hirap talaga maghanap na ito. And, eto mga for sale.
Ayan, yung mga for sale na iba. Ito, pinapaarawan ko lang si Mama. 3 days na siya dito sa labas. So, hinayaan ko lang siya. Kasi medyo nag-dark green siya. Dati light green na light green yung color nito. Para siyang ganito dati. So, yun ang sinasabi ko po. Pag variegated, magbibili kayo ng variegated. At ayon yung maiba yung kulay niya, ilagay nyo lang lagi sa labas. Ito kasi nakatamaran ko. Sobrang busy. So, yung mga yan for sale. Ito yung... Ayan o, yung ang laki-laki na to, yan, for sale din yan. So, papaarawan ko lang siya dyan si Mama. Mama tawag ko dyan kasi lagi ako may nakukuha na maliit na kamukha niya. So, sa si Mama. Ayan, yung mga trigona ko dito sa, ano, pader, ang tataas na. Minsan, pag malakas yung hangin, natatakot ako kasi baka tumumba. Pero, mabigat naman kasi sila kasi naka-ceramic pot. So, ang taas na, ang bilis tumaas. Mga cuttings lang yan dati. Ayan, tas magdidilaw lahat yan yung mga leaves, tas mapapalitan din naman. Ang ganda talaga ng trigona pag madahon. Gusto ko talaga sana, idiretso pa yan papunta doon. Kaso kasi pag malakas yung hangin, gumaganan-ganan masyado yung parasol. So, natatamaan, baka matumba. Iniisip ko kung kailan pwedeng alisin na tong parasol. Minsan kasi, usually pag nagre-repot kami, umuulan. So, pang ano na rin siya. Pwede naman sanang i-close na kasi mga kahit rain or shine naman tong mga to, pwede nga lang kasi alam niya na, baka nga mamaya ipa-close ko eh, baka i-close namin, tas pwede naman yung itabi papunta dun, para hindi siya nakaharang. So kung umulan, i-open na lang, ganun na lang. Ayan, nagkaroon tuloy ng gagawin yung asawa ko mamaya. Ang dami niyang ano, hindi naman to poop ng mga ibon eh, parang pag umuulan, yung mga dakta ng ayun yung mga puno, hindi ko sure ah, ayun o, dumi niya, pero nalilinis naman yan. Naaalis naman yan sila. Sabi nga ng asawa ko, black na lang daw ilagay namin. Sabi ko, didilim naman kasi tingnan. Dito ako sa part na to talagang mga ilang days. Kating-kate na may baguhin. Pero kasi, parang naisip ko, alisin na lang. Tapos, yung papagawa kong mataas na, parang ganun, parang pa-art siya na. Hindi siya pa-art na siya, but I mean, mataas na ganun, yung aabot dun sa part na yun. Doon na lang yung mga plants. Kasi ang hirap, no? Tapos, ano na lang dito, swing or something or yung upuan. Kasi naisip ko, kung syempre maaalis yung mga madahon kong plants, diba? So, baka lumungkot tingnan. Eh, parang sila rin yung nakakapagpa-alive ng garden, diba? Syempre, puro parang mga cactus na dito, although may mga leaves yan. Iba pa din yung dating na itong mga to. So, pinag-iinitan ko talaga tong part na to. Ilang araw na, but... And hindi ko kayang mawala. Ito kasi mga chosen one. Alam niyo na yung pag nandyan ka, ibig sabihin sobrang favorite kita na talagang hindi ka maaalis dyan. Kahit yun yung konti na lang, oh. Ano nyo ba dati, parang umaabot ng 40 plus plants yan. Ngayon ilan na lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na lang na plants. Ganun na kakonti. Kasi nga sumobrang lush na, ayoko silang magmukhang parang hindi makahinga. Diba? Although, kung aalisin ko tong ito, tatlo or 3 or 4 plants agad yan eh. Ito, dinalawa ko lang kasi sobrang lush. Hi, baby! Hello! Ayan, diba? Tapos, nagbawas pala ako dito. May nerifolia ako dyan before na sobrang lush na. Inalis ko na, binigay ko sa kapitbahay. Para gusto ko lang talaga mas lumuwag lang tingnan. So, ayan, adik na adik ako dito sa mga stricta ngayon, sa mga ganito. Etong isa sa weakness ko ngayon. Pag pinapakitaan ako ng ganda ng supplier, kahit meron ako, binibili ko pa. Although yung iba, may sobrang laki kasi ako nito, binenta ko. Kasi sobrang laki niya na. Parang wala na siyang paglagyan. Nandyan dito nun yun eh. Yun. Bala kong mag-add ng mga more nerifolia ulit. Mga ganito. Pero this week, marami akong darating ng mga agave. Hindi ganito, yung may thread. Basta mga rare na agave, yun yung mga darating ko this week. So, eto si Watusi, nilagay ko siya dito. Nandito siya before. Eh, parang same lang na Watusi. So, dito ko siya nilagay. Para may accent dito. Grabe, ang ganda, no? Tingnan niyo yung details ng Watusi. Grabe. Guys, ang ating mabilisang garden tour, plant tour, chuchu, at mga karagdagang plants. Ayan, si Sebi, napakasaya. Dahil hindi kami umalis ko yung araw. Dahil lagi kami itong inaantay pagdadating. Nakili niya na papayaan na siya. Sorry, hindi ako makapag-vlog ng sobrang tagal. At may nangungulit pa sa nagbibideo sa akin. Hindi rin ako makapag-vlog ng sobrang tagal. Kasi medyo mainit na. At ang ingan. Dahil nga may nagpapagawa na naman dito sa aming kapitbahay.
sa mga matagal po ng viewers dyan, alam nyo yan na ever since the world began na vlog ako, hindi nawawala yung mga nagpupukpuk dyan, mga nagko-construction. So, alam nyo, kasama nyo. Ano nga yan eh, walang copyright na background music ko yan, mga ganyan. Ito yung sinasabi ko na maliliit ko na variegated lasay or variegated dragona. Ay, ang tagal na sa akin ito. In-order ko pa to sa Davao. Ngayon, ang tagal, as in, tuyot-tuyot siya. Sobrang stress pa inabot ko dito. Nag-order ako kasi ang tagal nang inabot, ganyan. Kala ko na-scam ako. So, ang tagal na sa akin ito. As in, siguro mga 1 year na. Ay, hindi. Mga ilang months na rin, ganyan. Basta mga pa 1 year, ganun. So, ano, ang tagal ko to na iniisip na i-let go. So, ngayon i-let go ko na siya. 9 plants in 1 pot siya. Yung iba, multi-branches. Yung iba, hindi. Kasi nga, yun nga, may dumating ako yung isang malaking multi-branches nun. Eh, hindi ko rin siya malaman saan ilalagay. Pero ang bilis netong mag-grow, lalo na kapag may direct sunlight. Ang ganda niya. And guys, thank you so much sa mga nag-request ng garden tour. Kasi, sorry, pasensya talaga. Gusto ko nga rin siya, itry kong mag-vlog naman ng gabi. Kasi mas maganda talaga dito pag gabi. Para talaga siyang park. Alam niyo, para siyang mini park. May mga pailaw and something. Medyo sobrang busy ko lang talaga lately. Tinatry ko nga actually mag-vlog talaga ng every other day. May time naman parang last week yata, ilang days sunod-sunod may vlog ako. Na-busy lang talaga ulit ngayon. And yan, sa mga gusto nila na-updated, please like or follow my Facebook page, Romaso, or join our Romadix group. Yung link po niyan, mga links niya nasa description below. And so, thank you guys, and sana kapag-vlog ulit ako tomorrow. Bye-bye!